ESP 2, Quarter 2, Pagmamalasakit sa Paaralan at Pamayanan. Ang ating aralin ay pang week sa 7 hanggang 8. Ang ating life encouragement ay makikita natin sa Isaiah chapter 41 verse 10 ang sabi, "Ako'y sasa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Yan, napakagandang pangako ng ating Diyos. At kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome po sa aking channel. At kung bago ka pa lang, huwag mo kalimutan muna mag-like at mag-subscribe. Yan, huwag mo muna kalimutang mag-like para ma-update po kayo sa mga panibagong videos na na-upload. Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahang matutukoy mo ang mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapin ng iyong paaralan at pamayanan. Bukod rito, inaasahan rin na ikaw mismo ay makakapagpakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng iyong paaralan at pamayanan sa iba't ibang paraan. Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba, sila ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan? Okay, ano ang mapapansin natin sa mga larawang ito, sa dalawang larawan? Magaling, sila ay naglilinis ng kapaligiran. Ang paglilinis ba sa ating kapaligiran ay isang halimbawa ng pagiging mapagmalasakit o nagmamalasakit ba tayo sa ating kapwa? Magaling, upo. At tayo ay nagmamalasakit kung tayo ay tumutulong sa mga gawain sa ating komunidad o sa ating pamayanan. Marami ng pangyayari ang dumaan at tumubok sa buhay natin bilang kasapi ng lipunan o pamayanan. Mga pagsubok na sumukat sa kayanan ng bawat isa na tumulong at makiramay. Sa panahon ng problema, sakuna o maging sa kinakaharap na pandemya, ay napatunayan natin na sa puso ng isang mabuting tao ay laging sumisibol ang salitang malasakit sa kapwa. Bilang isang mag-aaral, maaari mo rin matukoy at maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa. Tingnan natin ang mga gawain. Dito makikita natin ang mga halimbawa kung ito ay nagmamalasakit sa ating kapwa na mga sinasagawa o isinasakilos o mga larawang nagpapakita. Tukuyin kung ang bawat kilos na nasa larawan ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Lagyan ng check ang larawan na nagpapakita nito, isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Okay, tingnan muna natin ang mga larawan. Ayan. Una, ito ay nagmamalasakit sa kapwa. Tingnan mo pa ang ibang mga larawan. Okay, kung natukoy mo na, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Ayan. Napakahusay mo kung iyong natukoy ang mga larawan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Sa ano-anong pagkakataon sa paaralan o pamayanan mo kaya magagawa ang pagmamalasakit sa kapwa? Halina't basahin ang maikling kwento sa isang tagpo sa paaralan. Basahin at tunawaing mabuti. Ang pamagat ng ating kwento ay ang proyekto ng magkakaklase. Ito ay, ang aralang ito ay mula sa 5.4A, mga bata na ating sinasagutan. Ito'y ating nilalarawan para maipakita o masundan mo kung paano sasagutan ang module. Isang tagpo sa loob ng klase ni Ginang Claire Valdez. Balitang balita ang naging pagsabog ng bulkang Taal sa Batangas. Kumalat ang balitang ito sa buong mundo. Dagsa ang mga tulong mula sa iba't ibang panig ng mundo sa mga naging biktima nito.
Sa pag-uusap ng mga bata, biglang tumayo ang pangulo ng klase na si Marvin. Mga kaklase, alam naman natin ang nagharap sa mamamayan malapit sa taan. Maaari ba nating ipaabot rin ang munting tulong para sa kanila? Nagtinginan ang magkakaklase at sabay-sabay bumigkas ng, "Sige, tutulong rin kami." Masayang-masaya si Marvin sa naging tugon ng kanyang mga kaklase at sila nga ay nagtulungan. Ayan, nagtulungan silang magkakaklase. Nagbigay sila ng iba't ibang mga donasyon na maaaring maibigay nila sa naputukan ng bulkang Taal. Inumpisahan nila ang pag-iipon ng mga luma ngunit maayos na damit. Ang ilan ay nagdala ng mga dilata, sabon at kape. Hindi nila namalayan na marami na pala ang kanilang nakolekta. Masayang-masaya ang kanilang guro na si Ginang Valdez. Natutuwa ako sa inyo mga bata sapagkat sa mura ninyong edad ay buo na ang kahulugan ng salitang malasakit. Sa inyong mga puso, pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kabutihan, wika ng kanilang guro. Sabay-sabay nagpalakpakan ang mga mag-aaral. Maluwalhating nakarating ang kanilang mga inipong tulong sa mga naging biktima. Okay, tingnan natin kung may natutuhan tayo sa binasa nating kwento o napakinggan. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ano ang pamagat ng maikling kwento? Tandaan mga bata, kung tayo ay sasagot ng isang tanong, kailangan nating makabuo o ayusin ang ating pangungusap. Dapat ay nasa malaking letra ang unahan ng pangungusap at may tama itong bantas. Ang mga bantas, tuldok, tandang padamdam, tandang pananong, akwet, tuldok. Ayan, so tingnan natin. Ayan, ang pamagat ng maikling kwento ay ang proyekto ng magkakaklase. Okay, pangalawan. Saan naganap ang tagpo sa kwento? Ayan, naganap ang tagpo sa kwento sa loob ng klase ni Ginang Claire Valdez. O sa isang classroom, sa kanilang classroom, silid aralan. Okay, pangatlo, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling! Ang mga tauhan sa kwento ay mga mag-aaral ni Ginang Claire Valdez. Anong balita o pangyayari ang naganap sa Batangas? Ano kaya yon? Ang naganap sa Batangas ay sumabog ang bulkang Taal na naapektuhan ang kabuhayan ng mga mamamayan. Panglima, ano ang naisip na gawin ng Pangulo ng Klase para makatulong sa mga nangangailangan sa Taal, Batangas? Okay, ano kaya ang naisip na gawin ng mga Pangulo ng Klase para makatulong sa mga nangangailangan sa Taal, Batangas ay humingi sila ng tulong. Ano ang naging tugon ng klase na naisip ng kanilang pangulo? Tumanggi ba sila? Ayon, ang naging tugon ng klase sa naisip ng kanilang pangulo ay tumulong din. Ganun din ba ang gagawin mo? Pampito, anong kabutihang asal ang kanilang ipinamalas? Ano daw yon? Ang kabutihang asal ang kanilang ipinamalas ay pagiging matulungin at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ang malasakit sa kapwa ay hindi masusukat kung gaano kamahal o karami ang iyong naibigay o nagawa. Ito ay kung sa paano mo maipapadama sa iyong kapwa. Ang maluwag sa loob at kusang pagtulong ay mas kaaya-aya sa mata ng Diyos at tao. Sino-sino ang maaari nating pagmalasakitan? Maaari mong pagmalasakitan ang ilan sa mga kasapi sa inyong paaralan tulad ng mga kaklase, guro, tagapaglinis ng paaralan, mga nagsisilbi sa kantina at mga gwardya. Gayun din, kung sa Pamayanan naman ay maipapakita mo ang iyong malasakit sa mga tindero, tindera, kapitbahay, mga karpintero, mangingisda at magsasaka, kalaro at iba pang madalas mong nakakasalamuha sa araw-araw. Okay, tingnan natin isa pang gawain.
Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga ganawang gawain na banggit. Okay, check lang. Kung madalas, halimbawa nag-aabot ako ng tulong kapag may nanghihingi, lalo na sa kaibigan kung may sakit. Ito ang sagot ninyo, nakadepende ito sa iyo. Kung madalas, minsan o hindi. Check kung saan banda. Buo sa puso ko ang pagtulong at pagmamalasakit sa kakilala. Okay, saan dyan? Dalas, minsan, hindi. Okay, number 3, inaalala ko ang kaklasikong hirap sa kaaralin at tinutulungan ko sila. Yan, namimili ka dyan. Madalas, minsan, hindi. Number 4, hinihikayat ko ang aking mga kaibigan at kaklase na maging mabait at mapagmalasakit kanino man habang kami ay nasa aming tahanan. Panglima, nagiging sensitibo ako sa pangangailangan ng kaklasikong medyo hirap sa buhay. Okay, pwedeng magkakaiba ang ating mga sagot dyan. Depende sa kung paano mo ito isinasagot. Batay sa sinagawa mong pagsagot sa checklist, ano ang iyong gagawin sa mga bagay na madalas mong gawin? Pwedeng marami kang beses tumulong, minsan lang, 10 beses kang tumulong, o araw-araw kang tumutulong. Minsan mo lang gawin at hindi mo ginagawa. Anong pagkakataon sa paaralan o pamayanan mo kaya magagawa ang pagmamalasakit sa kapwa? Kaugnay ng salitang malasakit ay ang bukal na pagtulong sa kapwa, pag-aalala sa kalagayan ng iba o nila. Gawain sa pagkatuto bilang 4, kopyahan ang sagutan at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Bilugan ang mga salita sa loob ng kahon na may kaugnayan ng salitang malasakit. Okay, tingnan natin. Ayan, saan dyan? Saan ang ating mga sagot? Pagtulong, panghihiya, pagmamahal, pang-aapi, pag-alala, pagbibigay, pagmamaliit, pagdamay. Okay? Ayan, tama, pagtulong. Kung ganyan din ang kasagutan mo, napakagaling mo. Ayan. So, ang ating sagot ay pagtulong, pagmamahal, pag-alala, pagbibigay, pagdamay. Gawin sa pagkatuto bilang 5. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Punan ang bawat hagdan sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng mga taong maaari mong pagmalasakitan. Okay, ang isusulat ninyo dito ay yung pangalan ng tao. So, halimbawa dito sa unang hagdan, sino ang iyong pagmamalasakitan, lalagay mong pangalan. Pwedeng kaibigan, kamag-anak, kaklase, pwedeng kalaro o kapitbahay. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 6, isulat ang tama kung ito ay nagsasad ng pagmamalasakit sa kapwa at mali naman kung hindi. Kopyahin at gawin ito sa sagutang papel. Dapat pagmalasakitan ang mga taong may kapansanan. Tama, mali? Tama. Hindi dapat ikahiya ang pagtulong sa kapwa lalo kung para sa kabubuti nila. Tama, mali? Napakahusay, ito ay tama. Nagkakaroon ng sunog sa lugar nila, Delhi. Ngunit mas naapektuhan ang kanyang kapitbahay kaya nagbigay siya ng mga lumang ngunit maayos pang mga damit para sa kanila. Tama, mali? Yan, ang bait mo naman. Ang ating sagot ay tama. Pang-apat, natabig ng isang bulag ang inumin ni Mito kaya nagalit siya. Magagalit ka ba? Mali. Kung lahat tama ang mga sagot mo at nakasundan mo din ang mga sagot, napakagaling. Okay, mayroon pang panglima. Tama ang ating sagot. Mas pinili ni Nalani at Philip na magturo ng libre para sa mga katutubo na hindi nakakapag. Tama ang sagot. Okay, gawin sa paggawin sa pagkatutubi ng 7, lagyan ng nakangiting mukha ang kulom kung ang gawain nakasada ay nang nangyari na sa iyo at malungkot naman sa mukha kung hindi pa. Kopyahin at gawin ito sa sagutang papel. Okay. Ganyan ang dapat na ating mga sagot. Binibigyan ko ng pagkain ng aking kamag-aral na walang makain. Tumutulong ako sa mga klasiko sa paglilinis ng aking silid-aralan. Naiinis ako kapag may katabi ako sa jeep na lumang gamit. Masaya, malungkot. Okay, ang tamang sagot dito ay malungkot.
Binigyan ko ng babala ang batang patawid na may paparating na malaking truck. Yan, sa mukha. Hindi ako nagbibigay ng mga pinaglitang damit sa kapwa ko, bata. Malungkot na mukha. Dito sa number 3, malungkot yan. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang 8, kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong kagbutang papel. Hingin ang tulong ng iyong mga magulang o nakatatandang kasapi ng iyong pamilya sa pagsasagawa ng gawain ito. Punan ang word bubble. Sulat ang kahalagahan ng paggawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Okay, ganyan ang gagawin nyo. Ano ang mga kahalagahan? Pwedeng nakapagpasaya ka sa kapwa. Nabigyan mo sila ng pagkain at ika'y nakatulong sa kanila. Sa kanilang mula, sa kanilang pagkakagutom. So, marami ang kahalagahan. Pwedeng nabigyan mo sila ng damit at sila ay naging komportable. Bakit mahalaga? Para magkaroon sila ng karamay sa panahon ng crisis o ng mga problema. So, marami tayong mga choices dito. Pwedeng magkakaiba ang mga sagot. Okay, salamat sa panonood. Sana may natutuhan tayo sa ating aralin. God bless at mag-ingat po tayo. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong kasama sa iyong pagkatuto. God bless. Ingat.